Kanya ang araw at buwan, hindi kanya ang mga isna't ibon, mga gubat at karapatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang halaan. Ang lahat ng likha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ginugunita si San Ignacio ng Antioquia. Tayo pong lahat ay muling tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang banal na katawang sambayanan mo ay iyong binibigyang kagandahan sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga martir mong mahal, ang ipinagdiriwang ngayong pagkatampok sa pagpapakasakit ni San Ignacio'ng ang kadakila ay dito nakamit, ay magpalakas nawa ang aming loob palagi sa bawat saglit sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Epeso. Mula kay Pablo na naging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos sa mga kapatid na taga Epeso at tapat na namumuhay kay Kristo Jesus. Sumainyo nawa ang pagkapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagkapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging anak niya
sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito ay pag-isain kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin na naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ang bagong awit at sa poon ay iyalay, pagkat yung ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yung hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas, magkaingay na may galak, yung lahat sa daigdig, ang pone buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw ng malira, iparinig yung tunog at ang pone purihin sa tugtuging malindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasali ang tambuli, magkaingay sa harapan ng pone ating hari. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo
ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba. Sa gayoy, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itatag ang sanlibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinapatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok. Hinahangad pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinulugsa na siya ng mga eskriba at ng mga pariseyo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kaniyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Para po sa mga Hudyo, ang sentro ng kanilang buhay ay ang batas ni Moises o yung tinatawag na Torah. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng batas, ipinapahayag ng Diyos ang kaniyang sarili at sa pamamagitan din ng mga batas, nananawagan siya na sundin ang kaniyang kalooban. Sa tulong naman po ng mga propeta, nakukumpleto at masigit na napagtitibay ang mga batas. Kaya nga ang laging panawagan ng mga propeta ay ang panawagan ng pagbabalik loob sa Diyos dahil ang Diyos puno ng awa at habag. Hindi po hinangad ni Jesus Nazareno na burahin ang batas at propeta. Sa katunayan, binigyan ni Jesus Nazareno ng katuturan at kaganapan ang mga batas at propeta. Subalit, maliwanag nating narinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang kaniyang pahayag. Ipinagtayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Ano pong ibig sabihin nito? Ang Diyos Ama nagsugo ng mga propeta para maging tinig ng Diyos, subalit hindi tinanggap ng tao. Uulitin ko po, ang ating Diyos Ama sa kaniyang kabutihan at kagandahang loob nagsugo ng mga propeta upang maging tinig niya sa sambayanan. Subalit anong ginawa ng mga tao? Hindi pinakinggan ang mga propeta. Pinakinggan ang kanilang mga sarili.
pinagtabuyan ang mga propeta at kanilang ipinapatay. Kaya nga po, ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ganitong ganito rin ang ginawa ng mga tao. Isinugo si Jesus sa ating mundo bilang maging dakilang propeta, bilang maging tinig at mukha ng awa ng Ama. Pero anong ginawa ng mga Hudyo, ng mga Pariseo at ng mga Saduseo? Hindi siya tinanggap. Kaya sa ilang araw na ating pagninilay, napakinggan natin sa ating Ebanghelyo na walang patid ang pagtuligsa ng mga Pariseo kay Jesus Nazareno sapagkat hindi nila tinanggap ang presensya ni Jesus bilang pangunahing sugo ng Diyos Ama. Bakit ito ginawa ng mga Pariseo? Dahil mataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Dahil sa katigasan ng kanilang puso. Dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Hindi nila tinanggap ang dakilat huling propetang isinugo ng Diyos Ama. Si Jesus Nazareno. Kaya ang kinahantungan ng buhay ni Jesus Nazareno, ipinapatay ng mga dalubhasa sa batas, ipinapatay ng mga eskriba, ipinapatay ng mga Pariseo at mga Saduseo. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang hamon sa atin sa araw na ito ay makinig at isabuhay ang aral ng Diyos. Ito ang hindi ginawa ng mga tumuligsa kay Jesus Nazareno sapagkat ang sariling tinig nila ang kanilang pinakinggan at hindi ang tinig at kalooban ng Diyos. Kaya dalawang mahalagang bagay sa ating pagninilay sa araw na ito. Unang-una, pakikinig. Mahalagang makinig muna tayo sa salita ng Diyos. Pag-aralang mabuti ang kaniyang salitang nagbibigay buhay. Ikalawa, pagsasabuhay. Hindi po lahat natatapos sa ating masusing pakikinig. Nararapat magsabuhay tayo ng mga utos at aral na ating napakinggan. Ang mga aral na ating dinala sa ating puso, nararapat makita sa ating pagsasabuhay, nararapat tumagos sa ating mga kamay. Tayo mismo dapat marunong sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi lang basta pakikinig. Kaya nga kung tayo ay marunong makinig at magsabuhay, tiyak yon, hindi tayo mahihirapan sa ating paglalakbay dahil siguradong gagabayan tayo ng mga turo at aral ni Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kung gusto po nating maging dakila sa kaharian ng Diyos, ipalaganap natin ang mabuting balita ni Jesus Nazareno sa pamamagitan unang-una ng masusing pakikinig at ikalawa ang pagsasabuhay ng mga aral at turo na ating napakinggan kay Jesus Nazareno. Amen.
purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin po natin sa Panginoon na maging makatotohanan tayo sa ating mga gawain. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Sa ating buhay bilang bahagi ng bayan ng Diyos, naway magampanan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa ating palagiang pagsaksi, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Atin nawang maiwasang gawin ang mga bagay na nakikiayon o pagpapakitang tao lamang, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Yaong mga pinanghihinaan ng loob dahil sa ating hindi naging magandang ugali at pakikitungo, naway manumbalik sa pagsisimba sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob at pagbabagong buhay, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa dinaranas nilang pagsubok at paghihirap, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga yumaon na sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Isama po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito, ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ama, tulungan mo po kaming sumamba sa iyo na may totoong puso upang makalapit kami sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Itong inamay at anak na mula sa'yo, muling inakain sa kabutihan mo, muling at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng tapat na pagsamba sa iyo, na tumanggap kay San Ignacio bilang trigo ni Kristo at tinapay na dalisay sa pagtitiis.
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Ignacio ay parangalan, siya'y kapanalig namin na may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minirapat mong kaniyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kung hindi dahil sa bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas
kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa lang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Katulad ng mga puntil na tinitipon upang maging inaay na nagbibigay buhay, kami naway matipon din at maging bayan mong bibig, iisang Panginoon.
isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nabubuhay. Katulad din ng mga ubas na biniga at naging anak, sino mang uminom nito may buhay na walang hanggan. Kami naway maging sangkap sa pagbuo nitong bayang liyag. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nabubuhay. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa tinapay mong bigay, ngayong kapanganakan ni San Ignacio sa kalangitan, ay magkamit nawa ng iyong lakas para maging Kristiyano sa turing at gawain sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang muling pagbabasbas, muli po maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo, mga kadiboto at sa lahat ng ating mga online viewers worldwide sa inyong patuloy na pagbibigay tulong, donasyon at suporta sa ating simbahan. Patuloy po ang panawagan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno para sa inyong mga pamisa, online donations, pagbibigay ng ayuda tulad ng mga bigas, kape, dilata at noodles na siya namang ibinabahagi at iniaabot natin sa ating mga kapatid na masigit na nangangailangan. Ang mga kadiboto natin na naging biktima ng trahedya at sakuna. Sa araw na ito ay ginaganap ang ating I Thursday, na kung saan tayo po ay nagkakaroon ng feeding program sa ating mga kapatid na street dwellers. Kaya nga ang atin pong pagdidibusyon, tinuturuan at tinutulak tayo upang magmalasakit sa kapwa, gumawa ng pagkakawang gawa at ipagpatuloy ang misyong sinimulan ni Jesus Nazareno. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan
at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, itigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati kanamin.